Mga kabataan na Airsoft, meron akong bagong ipapakita sa inyo at ito yung WE Black 18 na GeForce Edition. Kapares na ito nung nakarang pinakita ko yung WE Glock 17 na GeForce Edition, pero may pinagkaiba siya. Itong Glock 18 na ay merong full loto. Buksan na natin. Yan. Sa loob ng box, kasama yung manual. Tapos, yung magazine niya. At syempre, yung unit mismo. Yan. Napakaganda. Kasing ganda ng Glock 17 to, pero mas maganda sa Glock 17 to kasi meron siyang full auto. Ayan o. Yan. Meron siyang mga cutting sa slide tulad ng Glock 17 na pinakita ko sa inyo. Sa ibabaw, meron din siyang mga slide cut. May mga cut siya sa slide. At meron din nakasulat dito na WET o wet sa may loob ng barrel niya. At kulay silver din yung barrel niya. Kitang-kita yung barrel niya dahil merong cut sa slide. Tapos sa fiber optic din yung rear sight, pati front sight niya fiber optic. Tapos ayan, oh, may parang kaliskis siya sa ibabaw na slide niya. At ayan, meron na nga rin nakaukit na bungo dito sa bandang likod niya na merong mahabang tenga at mahabang ngipin. Katulad lang din ng sa WE Glock 17 GeForce Edition natin, ganyan din siya. Pinagkaiba lang talaga nilang dalawa, meron niya itong switch para sa semi-auto at full auto. Ayan. Pag binababa mo, magpo-full auto siya, isang pindutan mo ng trigger niya, dire-diretso na yung labas ng bala niya, walang hinto hanggat hindi mo binibitawan ng trigger niya. Ayun yung full auto. Tapos ito naman, pag nandito sa taas, yung semi-auto, kapag kinasam mo siya, isang putok, isang kalawit mo, isang labas ng bala, isang kalabit, isang labas ng bala. Pero di mo na kailangan kasa, isang kasa lang. Isang kasa, kalabit, labas yung bala, kalabit, labas yung bala. Sa full auto naman, kasa, tapos, pag kinalabit mo yung trigger ng madin, hanggat di mo binire-release yung trigger, dire-diretso yung labas ng bala. Ayun, ayun yung full auto. Ayan, tapos dito sa kabilang side ng grip niya, ayan, meron din siyang ukit sa may slide, ayan. Ayan, meron ding mga naka-engrave dyan sa bandang slide niya. At meron nga din, ito yung pinaka-serration niya, parang kaliskis nga na isda. Ayan, meron siyang front and rear serration na parang kaliskis na isda. Tulad pa rin ng WE Glock 17 natin. Tapos stippled na rin yung grip niya. Kaya napakasarap sa kamay nito, hindi madulas. Kahit basa ng pawis yung kamay mo, kahit pasmado, hindi pa rin madulas. Yan. Yung trigger niya, kulay red yung trigger safety niya. Ayan. Tapos, ayan, naka-magwell pa rin siya. Kulay silver na magwell habang may nakaukit dito. At yung magazine niya, syempre, yung base pad ng magazine niya, mas malapad pa rin. Hindi siya katulad ng mga normal na Glock, malapad yung base pad ng magazine niya. Pero pwede rin ikabit dito yung, pwede rin gamitin yung magazine dito ng mga normal na Glock. Kasyang-kasya pa rin naman siya, pero hindi ganito yung base pad naman yan. Pero kasya. Paglalagay ng green gas, ituturo ko sa inyo kung paano. Kailangan nakatob yung magazine na ganyan. Tapos, ito yung green gas, ayun yung patayo niya, yung patayong position niya. Tataob mo rin yan. Kailangan nakataob siyang pa ganyan. Saka mo, kailangan tapat na tapat yung valve niya, nakalapat ng mayos. Pag ipipiga mo ng ganun, pag pigam mo ng ganun, kailangan walang sumisingaw na hangin. Kasi pag may sumisingaw na hangin, hindi nakalapat na maayos yung valve mo. Kailangan pagka ganun mo, walang sumisingaw na hangin. Nakalapat lang na maayos. Para makakargaan siya ng mas maayos. Kinarga natin siya ng 23 rounds na .23 BBs. 25 yung magazine capacity nito, pero 23 rounds lang yung kinabit natin. Samahan niya ako, itatry natin niya yung itong Glock 18 GeForce Edition na to. WE G18 GeForce Edition with full auto. Switch to full auto. WE G18 GeForce Edition with full auto. Yun, maraming salamat sa panonood nyo mga kabataan na Airsoft. Sana kahit papano ay naalo kayo sa munting video natin at sana nakatulong rin kahit papano para sa mga taong nagnanais na magkaroon ng Airsoft ngunit hindi makapamili kung ano nga bang unit yung kukuha nito.